check natin yung spark plug na ADV. Medyo due na din kasi to sa inspection eh. 7,000 plus na yung tinatakbo. Palagi kasi sa manual natin every 6,000 check, tapos 12,000 palit. Naka-remove na rin to, so makikita natin kung anong naging sunog ng spark plug natin ngayon nung na-remove. Although hindi ko na-check to nung ano, stock pa eh, na mapping. Pero ito yung tools natin. Kasama yan sa tools ng ADV. Sa ilalim ng upuan, makikita nyo yan. Ito. Tapos, filler gauge. Ang check natin sa gap. Yung spark plug natin, sa left side nyo makikita. Hanggalin natin to. Push natin tong push clip. Ito. Ayan. Hanggalin natin. And push clip. Tapos silahin lang natin to. Yan, pag natanggal nyo na yung cover, may access na tayo sa spark plug. Ito yung spark plug cap natin, papunta ignition coil, ito. Silahin lang natin yan. Yan, yan siya. Kaya pwede nyo rin linisan. Inspect nyo rin kung may corrosion. Ito, wala namang corrosion. Maayos pa yung gitna niya. Punas-punas lang. Tabi lang natin yung spark plug cap. Ayan na yung spark plug natin. Gamitin natin ng tool. Ito ngayon kasama dun sa tools na ADB. Salpak lang natin yan dito. Dito. Yan. Tapos meron din siyang kasama nito eh. Liabe. 10mm kasi ito. So parang medyo mahirap i-access na pag ito. Pero gamit tayo ng extension para mas madali. Ito siguro gamitin ko. Yan. 10mm yan. Yung size. Pagtanggal natin counterclockwise pag ganun. Make sure nyo lang na nakalapat maigi. Dahil lang lang siya matanggal. Pag maluwag na, kamay na lang. Yan, yan ang spark plug natin. Yan yung sunog niya. Optimal lang siya. Ash gray na medyo brownish dito sa kabilang side. Ayan. Hindi ko na mapokus pagka malapit eh. Pero yan, may brownish na ash gray. Yung center electrode nya, medyo ash gray. So optimal to. Siya medyo brownish yung palibot. Hindi naman siya basa na fouling. Okay yung reading natin. Nasa optimal tayo. Speed sa gas. Yung gap naman niya isang nakalagay sa manual natin. 0.8 to 0.9. So check natin itong 0.8. Maluwag pa siya. 0.8. So wala akong 0.9 eh. Ito, 0.88. Yung pinakamalaki. Medyo masikip siya sa 0.88. Yan o. Nasakto lang. 0.88. So okay pa yung gap nito. Yan, pasok naman siya. 0.8 to 0.9 ang gap dapat. Ito. Yan yung gap na yan. So within specs pa tayo. Kaya okay pa itong spark plug natin. Although kapag dating ng 10,000 kilometers baka magpalit na ako. Magtatry ako kasi ng iridium na spark plug. Para mas maganda yung kuryenteng bigay niya. Sa lakas ng arangkada mo doon pag ganun. Pero okay itong stock natin. Yan. Ganda yung reading niya. Itong sa akin naka-remap na to eh. Pero hindi mo na magkakalayo yan. Kahit stock pa yung mapping ng ECU. Ganyan din. Optimal din yan. As long as di ka nagpalit ng pipe. Stock pipe lang din to eh.
Ito pwede nyo linisan ng konti ito. Brushin nyo lang ng konti. Okay, brush lang. Kasi wala naman siyang dumi masyado eh. Mas maganda kung steel brush ang gamitin nyo na manipis. Para medyo matanggal yung mga konting dumi niya. Balikan natin itong spark plug. So, pag ganyan ang orientation niya. Pag ganun. Gamitin natin itong tool. Ayan. Iyahan tight lang muna natin siya. Palapatin natin. Tapos paglapat na saka natin siya, ito torque. Clockwise ang ikot. Pahin nyo lang. Kailangan sa swabe lang yung pagkaka-thread. Para hindi masira yung thread. Hand tight muna. Paglapat na ng hand tight, saan natin siya ito torque. Based dun sa torque specs ng Honda, ng mismong ADV, 16 Newton meters yung torque nito, ng spark plug. Pero syempre, mag-umpisa tayo sa mababang torque. Mas papakaramdaman natin kung mahigpit na ba siya. Ayan, try natin muna ng 7. Yung gamit ko, na torque wrench, Flytek. Try natin sa 7 Newton meters. Gamit tayo ng adapter. Ito ang adapter ako. 1/4 to 1/2. Tapos 10mm. Ang naiksi lang siya. Sakto na. 7 Newton meters muna. Oh, okay na, 7. 10 naman tayo. Papakiramdaman ko lang. Hindi ba naman siya maigpit. Oh, siguro jump tayo ng 13 Newton meters. Yan, 13. So, okay na yung 13. Sagad na natin. Sa 16. O, siguro kahit 15 lang. 15 Newton meters. Medyo ramdam ko na yung higpit niya eh. 15. Yan, okay na. Ayan, kaya pa ng 16 to. Sagad na natin 16. 16. Okay na. 16 Newton meters na torque. So itong spark plug cap na punasan natin, balik na lang natin. Shoot lang natin yan dito. Make sure nyo lang na nakalapat ang kabit. Okay na. Balik na natin to. Ito pag ganito muna. Ayan. Box. Press. Push clip, balik natin. Tapos, balik na lang natin itong matting natin. Okay na. Start natin. Okay naman, one click. Palitan lang natin siya ng iridium na spark plug pag 10,000 kilometers na yung natakbo. Kung ka rin ng vlog yun.